Pagmasdan, ang ordinaryong ballpen. Matigas, diba? Sa paulit-ulit na paggalaw nito, kalaunan ay maging marupok na rin pang sumandali. Kapag iyong tinigilan, ay muli itong babalik sa kanyang pangkaraniwang anyo. Ito ang pinakasimpleng ilustrasyon para ihak ang ating perception system. Kung tatawagin mo itong isa sa mga eksperimento, ay napakarami nito sa ating universo. At ang karamihang mas nakakaalam nito ay ang mga hayop. Ang The Great Frigate Bird ay namalagi sa kalawakan sa loob ng 185 days. Sa makatuwid, iyan ay 4,440 hours o 266,400 minuto. Ito ay napakapambihirang kakayahan na hindi basta-basta mapapantayan. Patunay lamang ito na nangailangan ng malakas, matinding enerhiya sa paglilipad. Kahintulad ng sa ating pagtakbo. Teka, para madali lang naman lumipad ah. Guni-gunihin na subukang ikampay ang iyong mga kamay nang mabilis sa lahat ng pagkakataon para hindi bumulusok sa lupa. Tila hindi yata magandang pangitain ito. Siyempre, ang mga maliliit na ibon ay sapat na magaan upang manatili sa ere. Mabilis na pinapagaspas ang mga pakpak at hindi napapagod. Maraming salamat sa ebolusyon. Subalit ang mga may bibigat na mga ibon ay nangangailangan ng patuloy na pagkampay at labis na enerhiya upang kanilang matamo ang kanilang nais maangkin sa kalawakan. Ang ibong raptors ay nakatuklas ng ibang pamamaraan sa paglipad. Sila ay may istilong pumapailang lang at pumapaados-dos upang tumagal sa himpapawid. Kapag sila naman ay lalapag, ay nakakuha ito ng enerhiya sa pamamagitan ng altitude, agos ng hangin sa kapaligiran, sa kamabilisang pagkilos pabulusok sa lupa. Habang sila naman ay lumilipad, ginagamit nila ang posisyon ng kanilang pakpak para maitulak nito ang hangin pababa na nakakalikha ng force na tinatawag na upward flow. Nakakatulong ito sa mga ibon upang sila ay manatili sa ere. Kahit ang kanilang mga pakpak ay nanatiling nakatigil, malamang ay nasaksihan mo na kung ano ang hitsura nito. Napakahusay, hindi ba? Ang isa pang pamamaraan para manatili sa hangin o makakuha ng altitude ay ang pagkakaroon ng mainit na daloy ng hangin na tumataas mula sa lupa o karagatan. Katulad ng iba pang mga tambuhan ng ibon na ginagamit ting taktika ng mga albatros na siyang bihasa sa paglipad at pag-aksaya ng maraming enerhiya. Sabay-sabay na tumatalon sila mula sa daloy ng mainit na hangin patungo sa isa pa na paminsan-minsan ay natutulungan ang kanilang mga pakpak na lumipad sa hangin at manatili sa impapawid kapag kanila itong maisagawa ng wasto. Sa pamamagitan ng kanilang paggamit ng lakas ng hangin at sukat ng kanilang mga pakpak, ang ibong albatros ay kayang maglakbay ng hanggang 2,982 miles sa loob lamang ng isang linggo at halos wala ni anumang inaaksayang enerhiya. Remember, ang ibong frigate na pinakita ko sa iyo sa simula pa lamang nitong video, lumilipad ito ng halos 34,175 miles at 185 na araw na may 4 na araw lamang ng kaunting pagtigil. Iyan ang ibig kong sabihin na biyasa sa paggamit ng hangin. Kahintulad ng pagbibisiklita, pababa ng isang burol at bahagyang mag-slow down, sumandali. Mayroon bang anumang magagawa ang isang katauhan na tumugon sa naturang tala o record? Okay, mayroon tayong eroplano. Subalit, nangailangan ito ng panggatong o fuel. Kaya limitado lamang ang oras ng paglipad nito. Ang pinakamahabang commercial flight sa loob ng 23 hours nang walang refueling ay nasa 12,427 miles lamang. Well, klaro naman kung sino ang panalo rito. Subalit kung ang mga ibon ay natututunang gamitin ang hangin ng walang naaaksayang enerhiya habang lumilipad, bakit hindi ito kayang gawin ng mga tao? Sa katulad na paraan, ang ating eroplano
ay nakadisenyo ba na kahalintulad ng mga ginagawa ng ibong albatros? Sigurado mas mura ito kung walang ginagamit na fuel. Idagdag mo pa ang environment friendly. Kahalintulad sa albatros, ang eroplano ay nakakalipad sa pamagitan ng movement ng hangin na dumadaan sa mga pakpak nito. Kahit pa pagkatapos patayin ang mga makina nito. Gumagawa ako ng ilang agri-research at nasumpungan ko ang hangin ay transparent sa ating mga mata. Dahil lang ating mga retina ay hindi mapipick up ang tamang wavelength ng liwanag na pawang katotohanan naman na makikita natin sa mga bagay-bagay sa paligid. Hindi ako sigurado na ninuman ay may makikitang pawang sopas na molecules, subalit napaka-imposible yata na makita ang hangin. Maliban na lang kung gamitan ng mga modernong kagamitan sa ngayon. So, ang ibon kaya, nakakita ba nila ang hangin? Wala silang mga device na katulad ng ating ginagamit, subalit napakagaling nila sa pagdama ng pagbabago sa temperatura ng hangin. Tunay na kahanga-hanga ang abilidad na mayroon sila. How much more kung sino pa kaya ang may likha sa mga ito? Sa mga karagdagang konklusyon ay pag-comments down below lamang yan sa ating comment section upang malaman natin ang inyong saloobin at opinion. Kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos ay pakipuntahan ang iba pa na nasa ating end screen at description. Pakiclick na rin ang round icon ng ating channel at mag-subscribe. Ito ang inyong Ayomans TV nagsasabing lahat ng problema ay may kaakibat na solusyon. Kung may dilim, may liwanag. Kung may lungkot, may saya. Habang buhay, may pag-asa. See you next time.